Hi! Good morning! And good morning sa mga tagapagpanood mo, Doc Luisa. Oo, Doc! Napakaganda mo naman. Ikaw ba nasa scene? Salita! Maraming salamat sa invitasyon. Doc, alam mo yung isang procedure na lagi po natin ginagawa, yung tinatawag na microdermabrasion. Can you tell us what it's about? Ano po ang benepisyo nito? Paano po ito ginagawa? And bakit dapat gawin? Oo. Actually, no, sa ating maturity, no, medyo bumabagal na rin na mag-renew ang ating skin cells, no? So ito nagdudulot ng dull-looking skin, tsaka nag-i-induce din ng pigment, no? So meron tayong mga tinatawag na chemical peel, no, para mag-exfoliate ng balat. Meron din tayong mechanical means or physical means. So ito yung microdermabrasion. Kadalasan gumagamit tayo ng isang handpiece na may medyo rough na tip, no, made of may maliliit na mga diamond chips, no. Tapos kasabay nito may vacuum, no, may banayad na vacuum, no, para ma-peel natin yung skin, so ma-exfoliate natin yung dead skin cells, so matatanggal agad, no. So lalabas yung mas bagong skin, which is more radiant, no, at mag-i-induce ito ng skin renewal. So, nakakatulong to para magtanggal ng excess oil, no? If you have oily skin. And it can also help lighten or paputiin yung mga pekas natin. So, pwede itong gawin sa mukha or sa kahit ibang parte ng ating katawan. Dr. Raza, can you explain to our kapamilya first, ano ba ang normal growth of skin at bakit kailangan ito ay ine-exfoliate? Ano mangyayari kapag wala exfoliation? No? Diba yung skin natin, maraming layers, no? Mm-hmm. So, it starts from the bottom layer, tapos, no, pataas yan ng pataas, hanggang stratum corneum, which is actually protects our skin then, no, from the external factors, diba? So, eventually, this would have to exfoliate and renew yun naman natin sa skin. Mm-mm. Kasi pag tubo ng tubo, mukhang matanda. Oh, pag sobra naman, ano naman yun. Mukhang matanda. Iba naman yun. At saka, so usually mga 30 days, di ba? Oo. So would you recommend itong microdermabrasion, also known tinatawag na may iba-iba, may iba-iba, ano ba mga terms? Diamond peel, ano pa Doc? Ano pa yung mga known names nila? May iba gumagamit ng crystal, no, na microdermabrasion. Hindi lang masyado environmental friendly, no. Uh-oh. So for me, yung paborito ko ay itong diamond peel, no, kasi you use a tip and you can sterilize it after the patient. Mm-hmm. No, tapos may iba-ibang ano din yan, level ng gaspang, no, mm-hmm. Kunyari sa face, no, pag under the eye medyo mas fine, kapag mm-hmm. sa body naman, you can use a mas rough na tip, di ba? Doc, yung jet peel na tinatawag, ano po yun? Yung jet peel naman, para itong pressurized na customized serums na pwedeng gamitin to immediately hydrate your skin. So, for example, pagkatapos ng microdermabrasion, your skin is medyo, ano na, no? Fresh, na looking dead. You can hydrate it para mas pumasok yung mga customized serums na depende na sa yung sa skin condition mo, no, depende sa yung dermatologist, no, kung ano nararapat. So merong ibang they can do mga lightening ingredients, no, or hydrating ingredients like hyaluronic acid, no, so mas madaling pumasok na mga Doc, serums. Everyone, do you recommend this microdermabrasion na safely done and ano, maganda yung benefit sa ating balat? Oh, so it's a good start to improve or to boost your skincare regimen, no? So usually kahit once a month, no, yung iba yung talaga medyo oily skin or medyo mas may discoloration, gusto ma-even out with discoloration, pwedeng every 2 weeks. Okay, so Doc, ito ang gusto malaman ng ating mga kapamilya. Meron tayong naririnig-rinig, ito pong tinatawag ng photobiomodulation. Ano ba ho ito? Yung ilaw, parang iniilawan yung mukha, makikita natin sa video. Doc, can you explain? Ano po itong pampagandang ito? Oo, ang photobiomodulation ay isang mekanismo na kung saan yung liwanag na nagmumula sa mga ilaw na usually may kulay, no? So from the visible hanggang sa near infrared spectrum ay na-absorb ng mga certain na tinatawag natin endogenous chromophores or target sa ating cells, no? Tapos ito magdudulot o so maglilito to certain photochemical reaction. So ito naiiba naman
Ito sa tinatawag natin photothermal reaction na galing sa mga laser treatments na ginagawa natin. No? Photothermal is through heat. Ito, there is no heat. No? So somehow, namamodulate niya yung cells ng ating katawan para magdulot ng mga certain benefits na hinahanap natin. So itong photobiomodulation therapy ay natatawag din minsan as low-level laser therapy, low-light therapy, or LED therapy, and then yung mga iba tawag doon. Sa mga pananaliksik, no, usually, kadalasan na-discover na ito nakakatulong sa tissue healing. So, nai-induce yung fibroblast, no, sa pagpapagaling ng mga sugat, so wound healing. No, so, it how it translates, no, so sa pagpaganda, kailangan din natin ng fibroblast, diba? No? So, ngayon, nagagamit siya as an adjunct, no? So we use it nyari before or and after your laser resurfacing treatment, no, para mabilis ang healing mo, no, so wala masyadong downtime for recovery at ma-boost pa further yung results. So isa yung benefit nitong photobiomodulation therapy. Nakakatulong din ito sa yung paglessen ng pamamaga or inflammation. No, meron ding ilaw like yung blue or blue violet nakakatulong para mag-improve yung acne para by targeting yung bacteria na nagco-cause sa acne naman. Mike, sumisigaw sila, Mike. Mike, mahina ba? Sorry. Then, nakalimutan ko yung mic ko. Anyway. Ano, may red, infrared for skin rejuvenation na ginagamit nila kasi nakita nga for tissue healing sa research, nakakatulong for to improve tissue healing. So we can use this as an adjunct after our laser therapy. Yes. Before and after laser therapy. Sayang daw kasi yung mga pictures po yung pinadala, napadala nyo after 8 p.m. eh, hindi na mapalabas today. Wala kaming editor. But anyway, Doc, i-research po natin mga kapamilya, ito pong photobiomodulation na siya pong ginagawa ngayon dito sa Pilipinas. No? Ito pong nagpapailaw dun sa mukha. Basta yun, nilalagay halos visible of near-infrared spectrum. Yun yung pinapaliwanag sa atin ni Doc. Okay, Doc, shortly lang po, can you answer this? Kasi we have 3 minutes to go. Ito ba daw mga microdermabrasion, itong binabanggit mo na photobiomodulation, ito po ba ay pwede rin sa mga lalaki? Oo naman. Babae at lalaki. Oo, at saka magkano po daw ang both, usually, range lang ang both procedures para magpa-microdermabrasion? Microdermabrasion, depende. So usually mga, kung depende kung sa area, no? Kung maliit lang na area, siguro at least mga 2,000. Depende din sino gumagawa, no? Mm-hmm. Okay. So ay, yung photo, ano, Doc, yung itong photobiomodulation. Ang photobiomodulation kasi hindi laser, no, so mas mura siya, no. So usually it can cost from siguro mga 3,500, no. Mm-hmm. Okay. Okay, Doc. Ito, last question. Kayo po ang aming pong chairman sa laser subspecialty ng aming pong Philippine Dermatological Society. Ano po ang inyong paalala sa ating mga kapamilyang gusto magpa-laser sa Pilipinas? Importante na magkonsulta sa inyong board certified dermatologist, no, kailangan ma-evaluate ang yung skin maigi para mabigyan ng recommendation kung ano talaga ang tama para sa mga skin condition mo, no. At syempre ngayong medyo tag-init na, importante sa atin lahat, no, na mag-wear ng yung sunscreen, no, mag-apply ng yung sunscreen before and after your laser procedure or even just your pinaka-preventive maintenance natin. Ayan. So, thank you, Doc. Thank